next is, syempre mag-invite ka, invite mo sila sa orientation. So, yun na yung pangatlo sa Five Fingers. So, orientation, sabi ko nga kanina, depende yan. So, case to case. Merong i-present mo yung business through online, okay? Meron din sa one-on-one. So, one-on-one, ibig sabihin siya lang isa, ikaw mag-isa, o kayong dalawa mag-usap one-on-one, tawag ka. Meron din na, meron kang kliyente na available ng 30, yung isa alas 3, pero baka pwede mo naman na isahin na lang ang pag-present sa kanila. Pwede mong magawa ng ano, ng remedyo na sabayin na lang sila. So, ang tawag na doon is table talk. O, meron din na mag-invite sa bahay, bahay ng downline o bahay mo, okay? So, gagather ng tao, mga 5 to 10 persons, gagather, then mag-present. So, para siyang table talk, pero para siyang table talk na para siyang O&E, okay, na nasa, ang setting is nasa bahay, right? So, meron ding big one, okay? So, yung big one, yung seminar type, okay? Yung meron talagang intro, sharer, speaker, closing, ayun. May mangyayari, ma'am, yun yung big one, okay? Meron ding sizzle, okay? Sizzle yung, may mga guest speakers, usually mga top earners, gine-guest para talagang magpatotoo na pwede silang kumita sa Unify. Then, marami pa iba. Okay, online presentation. So, sa online presentation, ako ano din ako dyan. Kasi, pag nagpe-present ako sa online, actually, yung pinagkaiba lang, halos similar sila ng table talk. Yung pinagkaiba lang, I don't usually mention the network side of the business pag nag-online presentation. Unless, pag si client na mismo ang nagtanong na, ma'am, pag yung kapatid ko, yung pinsan ko, pag sumali ba siya, gusto niya ring magkaroon ng system, pwede ba yung magka-commission ako? Mga ganun yung mga tanong nila. So, saka ko ino-open na merong network marketing. Pero bago ko talagang i-open yung network marketing, I see to it na muna na medyo naintindihan niya kung ano yung mundo ng network marketing. So, magma-mindset ka na naman ulit na, alam mo, ma'am, dati, hindi rin ako, actually, ako negative din ako sa network marketing, pero, alam mo, ma'am, yung kotse ko, yung bahay ko, yung kung ano yung mga naipundar namin, honestly, lahat yan nanggaling sa network marketing. Yung magbubook ng ticket, dagdag na lang siya, kasi given na may business ka, pero yung mga kotse talaga, nanggagaling yan sa network marketing. Kung gusto mo magkaroon nito, ma'am, ituro ko sa'yo yung network side of the business. Pwede ganon, okay? Then, nami-mention ko yung network, yung 80%, yung network side of the business, kapag siya na mismo nagtatanong na, may networking ba? Kung mga ganon, basta may mga hint na ano gusto niya. Then, halimbawa, hindi ko nabanggit, nag-member na siya, nag-pay-in na siya, hindi ko nabanggit na merong network marketing, babanggitin ko rin sa kanya pag-member na siya. Oo. So, pag nag-member na siya, ma'am, doon ko na ipapasok sa, ma'am, di ba yung problema mo is yung e-cash? Alam mo ba na merong paraan para malibre yung e-cash? O, paano ba? Ma'am, meron na itong 80%. O, mga ganun na. So, papasok na, magmamindset muna, then saka muna i-open yung network marketing. Kasi mahirap i-explain sa tao ang kagandahan ng network marketing kung siya mismo, sarado pa yung utak niya sa network marketing. So, dapat open-minded muna siya. Naintindihan niya na ano yung pwedeng maging benefit niya pag gagawin niya yung 80%. So, ganun siya. Okay? So, ano ba sa invitation? So, yun na muna so far. Sa ano na tayo pala sa presentation. So, yung tinanong sa akin kagabi ng member ko from Hong Kong, si Ma'am, hi Ma'am Weng. So, isa siya sa mga top earners sa Hong Kong. So, tinanong niya ako na, Ma'am, ano ba yung effective na online marketing, lalo na ngayon na may COVID-19? Siyempre, halos lahat ng tao na sa bahay lang. Okay, so most probably yung mga tao, alam mo yun, panaytingin sa newsfeed, okay, kung hindi nanonood TV, Facebook, ano siya. So, even before pa nagkaroon ng crisis na ganito, trend na talaga yung online. So, dati yung mindset namin, kasi wala pa kaming internet before,
So pag yung client namin ang concern is, ma'am, paano yan? Wala akong cellphone, wala akong internet. So yung sagot namin, okay lang yan, ma'am, kasi meron naman internet cafe, etc. Yun yung mga sagot namin. Pero nung nagkaroon na kami ng cellphone, Android phone, tsaka yung internet, kami mismo nakita namin na mas mabilis sa online. Kasi iba nga, yung mga tao ngayon, bago matulog, Facebook, bago kumain, Facebook, sa mga pagkagising, mag-Facebook. So kailangan naman maximize mo yung media, yung social media, yung internet mo. Okay? So, paano ba maging effective? Yung pala yung sagot ko, para makuha mo yung effective para sa'yo, gawin mo siya na paulit-ulit. Para maging ano na siya. Para, ba, dati yung mali namin na ate, meron na kami naka-template, mahabang-mahaba. Parang buong presentation na, tapos sinaka-copy-paste namin, sinesend namin sa kahit na kakilala at saka hindi kakilala. Tapos, bigla na lang mayroong talagang naglakas loob na nag-reply sa akin na, ma'am, bago ko maikilala yung unified, ganito ba kahaba muna yung babasahin ko? So, doon pa lang, nagkaroon ng adjustment. May natutunan ako doon. So, ang ginagawa ko rin, noon pa man din, alam mo yung, hindi pa ganun kalaki yung grupo. Marami akong oras. So, ang ginagawa ko, kung namamahinga yung iba, hindi po pwedeng namamahinga ako. So, pahinga ng iba, yan yung oras ng ano ko. So, humahata yung iba, yan yung oras ng hatak ko. Namahinga yung iba, yan yung oras pa rin ng hatak ko. Kasi inisip ko, ang oras, ano ba yung, yung most of our target clients? OFW. Kasi kailangan natin silang tulungan. Kasi, tingnan nyo ha, yung mga nasa Pilipinas, mahal sa kanila yung PC nil. Mahirap sa kanila na buuin yung PC nil. Pero may nag-member, right? So meaning, may nakakagawa ng paraan. So kung nasa Pilipinas na ang basic, kung i-compare natin dito sa Jensen, ang basic na salary dito is 8,000, right? So pag yan yung pinikita mo, 15,000, medyo mahirapan talaga mag-member. Pero merong mga nag-member. Kasi as a matter of fact, ang daming members sa Jensen. So, come to think of this. Kung may mga nag-member na yung basic is halos kalahati lang ng pang pay-in ng Unified, samantalang ang OFW, isang beses lang nagsasahod usually sa isang buwan. Pero buo yung sahod, kung DHS ng Hong Kong nasa 24,000, kung DHS ng China nasa 40,000, kung OFW yan ng South Korea, that's 70,000 up yung sinasahod. So, most probably, mas kaya nila yung 15,000. So, ang ginagawa ko, ano ba yung oras na gising yung mga OFW? Yung oras na tulog ng Pilipinas. So, ginagawa ko habang ano pa, kumbaga, inaabot ako ng hanggang alas 2, alas 3 ng madiling araw para lang mag-Facebook. Ginagawa ko, kahit wala ako sa Kuwait, meron akong, nandun ako sa group page ng Kuwait, OFW. Wala ako sa Hong Kong, pero member ako ng Hong Kong OFW. Wala ako sa Qatar, pero nandun ako sa group page ng Qatar. So, ginagawa ko, ang iniisip ko, bago ako matulog, okay, na meron ako mga accomplishments, so bukas, merong mga, ano ba, benefit of the doubt. May mga kliyente kang kakausapin bukas, pero yung iba dyan, Indian. So, pag hindi sila pakita, anong gagawin ko? So, magiging bakante yung oras ko. So, para maging hindi bakante yung oras ko, so, ginagawa ko, dapat pagkagising ko, may mga nakakausap na ako. So, para may sigurado akong may kakausapin ako, pagkagising ko bukas, bago ako matulog, nagsisend ako, okay, nagpo-post ako, then I share sa mga group page. Alam mo yung minamaisip ko minsan, 10 group page lang muna. Kaya yung inisip ko, paano kung nasa ibang group page ngayon ang Aguila ko? So, uubusin ko yung lahat ng mga group page kung saan ako member. Then, ginagawa ko niyan. Hindi ko na nga halos nagagawa ngayon kasi ano na, busy na. Hindi ko na masyadong, hindi na ako masyadong makakater ng bagong tuturuan, bagong direct. So, ang ginagawa, pero yung dati na maluwag ko yung schedule ko, ginagawa ko, in-schedule ko yan. So, yung Facebook ko, yung magpo-post ako sa Facebook, hindi pwedeng sa wall ko lang nakikita. So, ang gagawin ko, di ba, you have ilang friends ba meron ka sa Facebook? Most probably, kung baguhan ka pa sa Unified, mga nasa 1,000, 2,000, hindi pa puno yan. So, ang gagawin mo, okay, so mag-post ka, then share.
iba yung share, iba yung tag. Kasi pang tag, nami-mention lang siya, mayroon siyang option na ano. So, isi-share mo lang. Dati, hindi pa kasi, wala pa kasing something na setting sa Facebook na pwede mong hindi isali sa tagging yung wall mo. So, yung gagawin mo, bawa, pag post mo na ganyan, isi-share mo sa, let's say, ang schedule mo ngayon is friends mo na letter A. So, A lang mo na lahat. Hindi naman po, yung dati kasi may limit siya na hanggang 50 friends lang ang pwede mong masharean. So, 50, so i-share ko sa 50, then magpo-post ako, kakakapi-paste ko lang ulit, tapos i-share ko naman sa next hanggat maubos yung letter A's na friends. Okay? Then, bukas, isipin ko, alam mo yung mga ano ko kahapon, A. So, ngayon yung schedule ko for B. Tapos, ano ba, abala ako the next day, wala pa akong schedule sa C. So, may mga, mga araw, may mga oras na bakante ka, o, di gawin mo sa C. I-share mo sa mga C na naman. O, yun yung, ano, yun yung ginagawa ko sa, para, ano ako, para yung sa online marketing. Gumawa ko ng page, alam ko masundan. Pero, alam mo yung, nakakatulong din yung mga boost. So, mayroong mga magagaling dyan. O, yung, actually, parang may nag-training si Sir, ano, si Doc Arturo Pagatpatan. O, thank you, Sir. Sir Art. Nag-training siya niyan dati sa office. Nag-share siya ng knowledge niya paano mag-boost ng advertisement, mga ganun. So, I'm not sure, pero merong mga magaling na marunong ng, alam mo yon pag nag-post ka ng, sa page mo, tapos meron ng pagpipilian na tanong how to purchase, how to start, mga ganun. Tapos meron na rin auto-reply. So, gusto kong gawin yun, pero hindi ko pa kaya ngayon. Hindi pa kaya ng schedule ko ngayon. Pero kung kaya naman ng schedule mo, invest. Invest ka. Kung may bayad yun, mag-invest ka. Dati kasi yung may bayad sa amin dati through Smart Money. So, binabaw siya sa Smart Money ko. Nag-boost din ako nun. So, ganun siya. So, yun yung sa online marketing. Okay, so you have to maximize your Facebook. Then kung dati-dating yung wall mo puno ng selfie, hindi man tayo kumikita sa selfie, di ba? So instead na panay selfie yung laman ng Facebook mo, this time around, kailangan i-carry mo talaga, kailangan isapuso mo talaga na ikaw yung advertiser, ikaw yung artista ng sarili mong business. So, dahil ikaw yung artista ng sarili mong business, paano ba mag-move yung negosyo mo kung hindi ka maingay sa Facebook? So, kailangan masyado ka maingay sa Facebook. Ang tawag doon, branding. So, since the day started, May 2012, until now, alam na mga kakilala ko na pag-unify si Chimmy. Pag-ticketing, pag-tickets yung kailangan nila, si Chimmy hinahanap ko. So, ang tawag doon, branding. So, ikaw, mag-branding ka rin. Kasi dati, nung hindi pa ako na-unified, ang brand sa akin is chocolate cake si Chimmy kasi yun yung business ko before. Nag-bake ako ng cakes, mga ganun. Pero, nung naintindihan ko sa training na if you really want to be successful, master something na alam mo na mahaba or alam mo yung maganda yung resulta years after. So, ilang years ako nag-bake ng cake, hindi siya ganun ka, ano. I mean, maganda naman yung kitaan, pero syempre, seasonal. Okay? So, bago ako kukita ng 500 doon, nakadalawang cakes muna ako noon. So, samantalang dito, para kumita ako ng 500, mag-book lang ko ng ticket, may 500 na. Magdumaldal lang ako, okay? May 1,500 na. Okay, dito na lang ako. Kaya kinalimutan ko muna. Alam mo yun? Parang sinet aside ko muna yung pag-bake ng cakes. Tapos, ito na yung kinareer ko. So, you have to be fully in love with Unify sa ginagawa mo para maging successful ka dito. Kasi kung half-hearted ka, yung loyalty mo sa ginagawa mo, kung hindi siya ganun kabuo, hindi rin ganun kabuo yung resultang makukuha mo. Kasi ako, sinubukan ko na yan, trinay ko lang na sideline ko lang ang Unify. Ayun, yung binigay sa akin na resulta, sideline lang din, pag-book lang din ang ticket. Pero nung pinare ko na talaga siya, at umiiyak na ako ng todo, pinangako ko na talaga sa sarili ko na
dito matutupad yung mga pangarap ko. Doon na nagsimula. Kasi alam mo yun, malulubat ka, pero okay lang. Babalikan ko lang dun sa, itinangako ko sa sarili ko na dito ko kukunin yung mga pangarap ko. And 7 years, mabilis na siya lumipas. And ito na yung buhay na ano, meron kami ngayon. So anyway,